Haunted House sa ilalim ng Papaya Tree. Dear Sir Jupiter, itago niyo na lang ako sa pangalang Ariston, 33 taong gulang. Nais kong ibahagi sa inyo ang nakakagimbal na kwento sa akin ng aking asawa. Nalaman po niya ito sa katrabaho niya na itatago na lang natin sa pangalang Maris, dating taga-Tacloban. Kung atin pong babalikan ang nakaraan, isa ang Tacloban City sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda noong Nobyembre taong 2013. Ang kwento raw po ni Maris sa kanila raw pong liblib na lugar sa Tacloban ay mayroong isang pinag-uusapang nakakatakot na bahay na pagmamayari ng isang nagngangalang Alvaro. Isang doktor sa Maynila na nanirahan na lamang sa kanyang malaki at lumang bahay sa Tacloban na tinatawag nilang Haunted House. Marami raw kasi ang nagdadaan sa bahay na ito ang bigla na lang naglalaho. Bulong-bulungan ng mga taga-probinsya, may multo daw sa loob ng Haunted House na ito na kumukuha ng mga buhay na tao sa probinsya. Karaniwan ay mga rebelde daw ang nawawala sa lugar na ito. Taong 2010 pa lamang ay marami ng nawawalang lalaki na dumadaan sa misteryosong bahay. Hindi po rebelde ang anak kong si Miguel. 18 anyos lang po ang aking anak. At hindi po siya palagala. Mabait at taong bahay ang aking anak. Eh, kailan ho ba siya uling nakita? Kagabi. Inutusan ko siyang mamitas ng papaya sa malaking puno malapit sa... Doon sa Haunted House nila, Doktor. Haunted House? Yung bahay na malaki malapit sa puno ng papaya. Haunted House po yun. Lahat ng nagpupunta sa liblib na lugar na yon malapit sa ilog, halos nawawala pong lahat. Ngayon, isa na rin ang anak ko. Eh, sino may-ari ng Haunted House na to? Ang mga Alvaro. Alvaro daw po ang apelido ng doktor na may-ari ng malaking bahay. Tulungan ninyo ako, Mamang Pulis. Hanapin niyo ang anak ko. Nobyembre at 13, 2013, nang maganap ang kwento ko sa inyo. Sinalakay ng napakalakas na bagyong Yolanda ang buong Tacloban. Hindi lamang ang Tacloban City, kundi ang mga karatig probinsya nito. Isa sa mga libu-libong pamilyang naapektuhan ang pamilya ni Nalapay at Honesto. Sila ang mga naninirahan halos malapit sa bahay ni Dr. Alvaro na tinatawag nilang Haunted House. Madilim ang buong paligid habang patuloy ang pagragasa ng bagyong Yolanda. Malakas ang ugong ng malakas na hangin. Kapwa putikan, luhaan at nanginginig sa ginaw si Nalapay at Honesto habang nakatulungko sa isang burol malapit sa rumaragas ang bahanang putik na animoy tsunami. Nakakalat sa harapan nila ang mga patong-patong na bangkay na nakuha ng isang sundalo mula sa mga bahay na inanod ng baha. Nakabalot ang iba ng mga putikang kumot at banig. Mayroong katulong na isang lalaking payat ang sundalo, si Gamal. Matalik siyang kaibigan ni Nalapay at Honesto noon. Ayan na, nandyan na sila. Nasaan? Ayan na ho. Ano? Yakang! Kang! Si Kuya to! Gamal! Tulungan mo akong buhatin to! Sir, yes sir. Kitang-kita ni na Honesto at Lapay ang sundalo at si Gamal na may buhat-buhat na bangkay ng bata na nasa loob ng plastic na body bag. Halos mabaliw si na Honesto at Lapay sa tuwa sa sandaling makita ang bangkay. Marahang umungol, lumuha hanggang sa bumulahaw ng iyak. Anak! Anak! Yakang! Kuya Honesto mo to! Kang!
Ipinatong ng sundalo at ni gamalang bangkay sa ibabaw ng iba pang bangkay na nakasalansan sa putikang burol. Sir, sandali lang. Huwag niyong isama sa mga bangkay yung anak ko. Kang, gising na! Uwi na tayo! Sir, bakit ang tigas? Marahang tinitigan ni Nalapay at Honesto ang bangkay ng bata. Kapwa ni yakap ni Nalapay at Honesto ang bangkay. Bakit ka bumito? Anak! Bakit? Hoy! Hindi mo anak yan! Kapatid ko yan! Yakap! Bakit mo ako iniwan? Bakit pati ikaw? Bakit? Bakit mo siya iniiyakan? Kapatid ko to! Anak ko yan! Huwag mo siyang hawakan! Anak ko siya! Anak ko to! Bakit ang anak ko pa? Anak! Bitiwan mo si Yakang! Kapatid ko yan! Anong ebidensya mo na kapatid mo yan? Bakit ba kayo nag-aagawan sa patay? Iisa lang ba ang itsura ng hinahanap nyo? Maliit. Mayat. Mahaba ang buhok. Maitim. Pero maganda. Magkamukha sila. Ang kapatid mo, Honesto, at ang anak mo, Lapay, iisa lang ang itsura. Gamal! Saan mo nakuha ang kapatid ko? Bakit wala na siyang mukha? Bakit wakwak ang dibdib? Wala nang laman loob! Malamang sumalpak ang mukha niyan doon sa batuan. Nakita namin nakasabit sa malaking bato eh. Saang batuan? Eh malapit sa ilog, sa ibaba nitong burol. Hindi pa ba kayo nakakarating sa kabila? Sa lumang bahay? Hindi pa. Nakita lang namin niyang nakalutang sa tubig. Bloated. Inuna na namin. Akala ko buhay pa eh. May uod. Inuod siya. Hindi ito ang kapatid ko. Hindi ito ang anak ko. Bakit tinuusan niyo pa ito? Nakikiusap ako ng matino dahil niyong sakipin yung anak ko eh. Kanino pa nakakamit sa puno na papaya yun eh? Bakit hindi niyo unahin yung buhay? Mas gusto niyo unahin yung patay. Nandiyo yung anak ko na kaya mo sa puno ng papaya mo. Sige na, sagapin nyo na. Ikaw pa, Galit? Kami na nga tumutulong, di ba? Sarili kong anak, hindi ko pa nahahanap. Tapos eto ako, nagliligtas ng ibang taong hindi ko naman kadugo. Wala akong pakialam sa anak mo. Yung anak ko, kanina pa nakakamit sa puno ng papaya eh. Please, maawa naman kayo. Eh bakit hindi ko magligtas sa sarili mong anak? Hindi ako marunong lumangoy. Kung sa tubig alat ka, hindi ako lumulutang sa putik pa kaya. Sir, unahin na ninyo ang kapatid ko. Utang na loob, sir. Huwag niyo akong tarantahin. Ginagawa ng militar ang lahat para masagip ang mga pamilya niyo. Taga dito ba talaga kayo? Wala kayong malasakit. Kumilos na kayo. Unahin niyo yung kapatid ko. Nakakapit sa bubungan ng lumang bahay. Baka inanod na yun ang baha. Kanina pa ako humingi ng tulong sa inyo. Pakinggan niyo naman ako. Yakang! Kumapit ka lang dyan! Huwag kang bibitaw! Ano ba tinatangatangan ninyo? Sakipin ninyo ang anak ko! Halika na, Gamal! Unahin natin yung bata sa lumang bahay! Oh! Bakit yung kapatid niya kukunahin ninyo? Mahina na ang bubong ng bahay na yun! Kahit anong oras pwedeng anurin ang rumaragis ang putik! Nako sir, delikado kayo doon. Wala pong tao na ligtas sa lumang bahay na yon. Ang lumang bahay? Oo, oh, ang lumang bahay ng doktor. Hayop ka, Gamal! Kung bakit kasi ako pa ang una niyong niligtas? Sana si Yakang na lang inunan yung daling dito.
Yun ang utos ni Sir. Ikaw lang ang nakita namin nakasabit sa bubong ng lumang bahay kanina. Humingi ng saklolo. Ano, hindi ka pa ba magpapasalamat na inuna ka namin? Kasunod ko si Hakang! Papakit pa lang siya sa bubong nang hilahin niyo akong bigla! Kung hindi lang nawakwak tong hita ako sa yero sa lakas ng pagkakaila mo, ako na ang lalangoy ngayon papunta doon para sa gipin ng kapatid ko! Magpahinga ka na lang dito! Malalayang sugat mo! Kami na ang bahalang bumalik sa lumang bahay! Ilang oras na ang lumipas! Mataas na ang baha sa lumang bahay! Gamal! Halika! Samahan mo ako dun sa lumang bahay! Nako sir, di nyo ba alam yung kwento tungkol sa lumang bahay na yon? Haunted house yun! Wala nakakaalis ng buhay sa bahay na yon. May multo daw dun. Multo? Oo. Lahat ng lumalapit sa haunted house na yon naglalaho. Nawawala. Bakit nawawala? Gamal! Sabihin mo ang totoo sa militar na to! At ako mismo ang uubos sa pamilya mo pagkatapos nitong bagyo! Natatakot ka bang malaman ng mga sundalo na isa kang rebelde? Rebelde? Sinong rebelde? Sabihin mo ang totoo! At makakalaban mo ang buong kilusan! Bitiwan mo si Gamal! Unahin na natin yung bata sa papaya! Sir! Sir, tama! Unahin na ninyo ang anak ko! Bakit yung anak mo ang uunahin? Hindi pwede yan! Unahin niyo yung kapatid ko! Ako ang unang humingi ng tulong! Marupok ang puno ng papaya kumpara sa bubong ng bahay! Mas madaling anurin ang puno kaysa sa bahay! Halika na, Gamal! Unahin natin yung batang nakakapit sa puno ng papaya! Gamal! Yung anak ko, ha? Isang papaya ba yon? Yung puno ng papaya malapit sa lumang bahay. Kanina ko pa sinasabi sa inyo Doon kami napangapit ng anak ko. Doon anurin yung kubo namin ng putik. Lumalangoy kami sa loob ng bahay namin binaha. Tapos inalod kami papunta sa puno ng papaya. Malapit sa haunted house? Oh, yun nga sa haunted house. Ang mabuti pa siguro. Samaan nyo kami ni Gamal. Halika, sumunod kayo sa akin. Pero mataas yung bahasir Kanina pa ako pabalik-balik doon. May bangka ako. Halika na. Iligtas natin ang mga kamag-anak nyo. Wala nang nagawa si Nalapay at Honesto. Sumakay sila sa bangka ng sundalo kasama si Gamal. Kumapit kayo maigi! Malakas ang alon! Sir! Sir! Isang ganyan pa kaliwa. Tinadala tayo ng tubig papunta sa haunted house Tulungan niyo ako magsagwan! Ngunit tila hinigop ang bangga papunta sa lumang bahay ng sinasabing doktor. Wala na silang nagawa nang bumangga ang bangka sa mismong harapan ng bahay ng kinatatakutang haunted house. Bakit tayo napadpad dito? Sobrang lakas at taas na ng tubig. Kailangan na muna nating makisilong sa bahay na to. Diyos ko, mamatay tayo dito. May multo dito. Huwag kayong matakot sa mga bagay na hindi totoo. Mas matakot kayo sa buhay kaysa sa mga patay. Mabilis na bumaba ng bangka ang sundalo at itinali ito sa gate ng bahay. Inaya niya papasok sa loob ng sinasabing haunted house ang tatlong kasama. Pumasok sila sa loob at isinara ng sundalo ang pangunahing pintuan ng bahay. Dahil walang kuryente, napakadilim sa loob nito. Tao po! Tao po! Makikisilong lang po kami! May tao ba dyan? Nakarinig sila ng mga ungot, tila boses ng mga babae. Malalim ang pinanggalingan ng tunog. Parang galing sa ilalim ng bahay. Narinig niyo yun? Sir! Umalis na tayo dito! Totoo nga may multo dito. Sir, alam nyo bang sabi ng lolo ko? NPA ang unang may-ari ng lumang bahay na to, sir. Tubong Zamboanga. Gamal! Marami pa akong sasabihin impormasyon sa inyo, sir, kung gusto ninyo. Basta tulungan nyo lang ako na unahin natin mahanap yung anak ko. Ano pa ang mga alam mo, Gamal?
Eh, may mga palihim na kwento sa bayan na dito daw dinadala ng mga rebelde yung mga NPA ng mga sundalo para katayin. Katayin? Opo, sir. Kinatanggalan ng mga atay, puso, kidney at mga mata. Sino daw ang gumagawa nun? Eh, hindi po talaga malino kung sino, pero ang chismis ng mga matatanda, dito raw ginagawa yung pagkuha ng mga lamang loob ng mga rebelde. Kaya mga rebelde dito sa amin, galit na galit sa mga sundalong tulad ninyo. Gamal, tama na! Bakit honesto? May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng mga kasamaan ko sa kampo? Wala akong alam dyan, sir! Buhay pa ba sina Sergeant Esguerra, San Luis at Martinez? Wala akong kilalang militar, sir! Dahil puro rebelde ang kilala mo! Ikaw, Lapay, rebelde ka rin ba? Ay, hindi po. Pero sir, nakikiusap po ako sa gipin na natin yung anak ko. Sir, pakinggan niyo si Lapay. Sibilyan na ngayon si Lapay, di na siya rebelde. Tulad ko, matagal na kaming kumala sa mga rebelde ang kinabibilangan ni Honesto. Kaaway ang si Honesto, sir. Isa siya sa mga pumapatay ng militar dito. Totoo ba yung sinasabi mo? Dati kami mga rebelde, pero hindi na ngayon. Kakampi na kami ng militar. Ako, kakampi niyo ako. Oh, eto nga, oh, volunteer. Pero yung si Honesto, demonyo yan. Maliit ang bias, pero kumakain ng bituka. Siyang kanang kamay ng leader ng mga rebelde, NPA yan. Malamang siyang pumatay sa mga kasama ninyo. Lalong tumindi ang buhos ng ulan at lalong lumakas ang mga impit na iyak ng mga batang babae. Umaalingaw-ngaw ang mga boses dito. Multo! Umalis na tayo dito, sir! Diyos ko! Sagipin ninyo ang kapatid ko! Dito sa basement ng bahay nang gagaling ang mga impit na iyak. Halika, Gamal! Samahan mo ako sa ibaba. Tingnan natin kung anong meron doon. At sinamahan nga ni Gamal ang sundalo papunta sa basement ng bahay. Marahan silang nangapa sa dilim. Naiwan sa itaas sina Lapay at Honesto. Hayop tong si Gamal ah. Nakala niya palalagpasin kong lahat ng sinabi niya sa sundalo na yan. Sa oras na hindi nila unahin ang kapatid kong rebelde, ako mismo ang papatay sa lahat ng mga militar na makikita kong sumasagip sa mga taga dito. Uunahin kita, Gamal. Traidor ka. Chuchu ka ng militar. Honesto, baka marinig ka ng sundalo. Pagmundaan sa galit at takot na nararamdaman mo. Pare-pareho ang mga militar. Hanggang ngayon may dilubyo. Wala silang ibang inisip kundi ang sarili nila. Ang utos ng pamahala nila. Pero ang utos ng simpleng mangingisda na tulad ko, na isang rebelde, hindi nila pinakikinggan. Tingnan mo, inuna pa nilang puntahan yung multo sa basement kaysa iligtas ang mga kamag-anak natin. Ano ka ba, militar ang tumutulong sa atin ngayon? Hindi mo ba nakikita? Nasaan na yung tulong ng mga rebeldeng tulad mo? Inano na ng putik papunta sa dagat. Huwag mong dustahin ang kapwa mo, rebelde. Matagal na ako kumala sa kilusan. Ipinanganak tayong rebelde. Mamamatay tayong may dugong rebelde. Mamamatay kayong walang nakakaalam. Natigilan bigla sina Honesto at Lapay sa sinabi ng kakaakyat lamang na sundalo. Sikreto lang natin to, ha? Dahan-dahang hinubad ng sundalo ang uniforme niya at sa loob ng pangmilitar na camouflage uniform ito ay may puting lab gown na suot ang sundalo. May nameplate pa ang puting uniforme, Dr. Ramil Alvaro, MD. Alam kong mga rebelde kayo. Kaya nga kayo ang tinutulungan ko mailigtas mula sa dambuhalang baha ng putik sa labas. Kayo talagang mga rebelde ang target ko. Malalakas, malulusog, batak sa trabaho, tried and tested na malulusog at magagandang uri ang laman loob. Parang mga militar din tulad nila Sergeant Esguerra, San Luis at Martinez. Mabenta ang mga lamang loob nila sa Maynila. Good Samaritan, mga organ donor. Organ donor? Yes, pero ako ang supplier. Anong ibig niyong sabihin, sir? Sir, humingi kami ng tulong sa inyo para iligtas yung anak ko, di ba? At ang kapatid ko! Ligtas sila! Actually, 6 na oras na silang ligtas. Paanong ligtas, sir? Nasaan sila? Oh, nasaan yung anak ko? Nasa ibaba, sa basement.
Mabilis na nag-unahang bumaba sa basement si na Honesto at Lapay. Bigla silang nagimbal nang makita nila sa dilim ang mga mahal nila sa buhay na nakahiga sa isang duguang operating table. Wak-wak ang dibdib hanggang tiyan. Butas din ang mga mata ng mga ito. Ang anak ni Lapay, wala ng eyeballs. Ang kapatid ni Honesto, bukod sa dinukot ang mga mata, tinanggalan din ito ng mga ngipin at ilong. Kapwa duguan ang mga babae. Anak ko! Yakal! Oy, bakit bumaba pa kayo dito? Puno na oh, doon na kayo sa taas. Gamal, ano ibig sabihin nito? Nakangisi si Gamal habang pinupunasan nito ang anak niyang babae. Basang-basa ang bata, puro putik pa sa mukha. Ikaw naman kasi anak, sabi ko huwag kang bibitaw kay Papa eh. Inanod ka tuloy ng baha. Ano ko ito talaga si Maristela, oo. Mabuti na lang nilangoy ko agad papunta dito para humingi ng tulong kay Dr. Alvaro. Dr. Alvaro? Si Dr. Ramil. Apo noong may-ari ng bahay nito. Mga doktor silang lahat. Ang mga Alvaro. Dami nga nilang racket oh. Tignan nyo. Punong-puno. Kinuha ni Gamal ang flashlight at inilawan ang buong basement. Punong-puno ito ng mga bangkay ng mga rebelde at ilang militar. Puro lalaki halos lahat. Wak-wak ang dibdib hanggang tiyan. Butas din ang mga mata ng mga ito. Karamihan sa mga ito, nabubulok na ang mga katawan. Habang sariwa pa yung iba, humigit kumulang 80 ang mga bangkay at katawan sa basement. Doon lamang nakaramdam ng pandidiri at pagduduwal si na Honesto at Lapay nang animoy biglang umalingasaw ang malansang amoy sa basement. Amoy bulok na 1,000 patay na daga ang buong lugar. Hayop ka, Gamal! Kasabot ka ng doktor! Gamal! Tumatagal! Marami pa tayong ililigtas sa labas! Biglang mabilis na kinuha ni Gamal ang malaking itak at itinara ito sa lalamunan ni Honesto. Sumirit ang dugo. Bumagsak sa putikang sahig si Honesto, nangisay bago tuluyang nawalan ng buhay. Madaling tumakbo si Lapay paakyat sa itaas, ngunit mabilis siyang tinaga ni Gamal sa 2 paa. Putol ang magkabilang paa. Ayaw kayo lahat! Mabilis na kinaladgad ni Gamal si Lapay at inihiga ito sa ibabaw ng anak niyang kamamatay pa lang. Mabilis na tinaga sa liig ni Gamal si Lapay, bumulwak ang dugo, patay. Halika na Gamal! Umakyat ka na dito! Ngumingising-isi pang umakyat si Gamal kasama ang anak niyang babae. Bakit ba ang tagal mo? Wala po, Dok. Sa susunod, huwag mo nang ikwento pa yung matagal na naming negosyo sa pamilya. Okay? Biglang ginilitan ng doktor si Gamal sa lieg. Gulat na gulat si Gamal. Mabilis na tumakbo sa pintuan ang doktor. Kinuha muli nito ang uniforming pang-militar at agad na isinuot. Nangkakawag-kawag na natumba sa sahig si Gamal habang bumubulwak ang dugo mula sa lieg niya. Day! Huwag ka nang umiyak. Babalik din ako. Magdadala pa ako ng ibang makakasama natin. Tulalang tinitigan ng bata ang kanyang ama habang tuluyan itong binawian ng buhay sa sahig. Binuksan ng doktor na nakadamit pang sundalo ang pintuan. Ngitian nito ang bata bago tuluyang lumabas para sumakay sa bangka. Kahit na tumakas ka, patay ka pa rin. Dahil sa taas ng baha sa labas, dito ka na lang, iha. Mukhang compatible ang puso mo sa batang pasyente ko sa Makati.
Namumutlang tinitigan lang ng bata ang nagpapanggap na sundalo. Mabilis na sumakay sa bangka si Dr. Alvaro at agad na nagsagwan papunta sa mas malalim na parte ng baha. Sinilip lang siya ng anak ni Gamal mula sa pintuan. Nang makalayo ang doktor, lumabas dahan-dahan ang bata at tumingala. Pumatak ang mga luha ng langit sa mga mata niya. Lumipas ang unos, natapos ang pag-anod ng malaking baha ng putik. Maraming bahay ang nawasak, maraming buhay ang namaalam. Hindi na nakita pang muli ang anak ni Gamal. Ayon daw kay Maris, ang doktor na nagpapanggap na sundalo, pinaniniwalaang nambibiktima pa rin ng mga inosenteng malulusog na tao para gawing organ donor. Marami ang namatay sa bagyong Yolanda at marami rin daw ang pinatay. Hanggang dito lang po ang ikinuwento ni Maris sa aking asawa. Maraming salamat at magandang gabi.